So, ayan na po mga idol. Ito na po ang ating 100 peso hydroponic pump. At ngayon po sa ating video, ang gagawin po natin yung challenge ko sa sarili ko na 100 pesos worth na pump para sa ating small and simple hydroponic system. So tara, umpisan natin. So ayan, sa makikita nyo po dito, ito po yung nabili ko na ano, na pump, no? Although 11 dirham siya, nabili ko siya sa Fear Mall dito sa Dubai. And kung bibilhin ko siya sa industrial area, siguro baka mga 7 dirhams lang siya. So more or less nasa 100 pesos. Pero tiningnan ko naman dyan sa Lazada, sa Shopee, may mga presyo siya ng ganito na automatic water dispenser pump na nasa 97 pesos. So pasok pa rin tayo dun sa range na 100. So ayan, tingnan natin kung ano yung laman niya sa loob. So pagbukas mo sa kanya, ganito makikita mo. So, naka-packaging pa siya. Tapos ito yung tube, rubber tube. Tapos meron siyang cable na USB type para sa power, And syempre yung kanyang pump. Ayan. Buksan natin. So ito yung kanyang pump. No, ito yung ginagamit sa ano, sa mga mineral bottle. Automated siya, automatic. So ano pa? Yan, yung nozzle na stainless with rubber anto, siguro pampit. O pampit niya dito para maiwasan yung leak. Okay, so parang gasket, rubber gasket siya. Anyway, so ito, last is yung manual, product manual. Ayan. Idol, ito na yung kanyang ano, motor pump assembly. Tanggal na siya dun sa housing and sa battery niya. So, ito makikita nyo. Meron siyang socket, no? USB para sa power. Yun lang pala siya. Tapos ganito. Anyway. So, hindi nakalagay yung specification niya dito. Although yung unang binili ko meron, hindi ko na nga lang natabi yung ano niya, box at saka yung ano niya. Sabi doon sa nabili ko nung una, ang capacity niya is 1.7 milliliters per minute. So hindi siya ganun kalakas. Although tingnan natin kung ano yung importante sa kanya. One inches lang siya yung diameter niya, and almost 3 inches yung haba. So, compact siya, means space saver, bagay na gustong gusto ko, lalo't nagva-value engineering practice ako. So yun yung isa sa mga pinakamahalaga para sa akin, yung compact design at magagampanan yung kanyang trabaho. So anyway, kunin natin yung iba pa natin gagamitin. So eto, syempre yung reservoir para sa
water and nutrient solution ko. So, ito ay may dimension na 28 by 20 by 10 centimeter. And meron siyang cover. Ito. Dito lang to. Gamit na namin to dati dito. Luma na, sira na, basag-basag na siya. So, ginawan ko na lang ng paraan. Nilagyan ko na lang ng reinforcement, no? Fiber at saka yung mesh, steel mesh. Kabilaan po yan para siguradong hindi ako magkakaproblema. And eto na yung unang motor na binili ko, nakakabit na siya para hindi na tayo mahirapan. So, pareho lang po yan. Ito kasi nakatusok na yun sa loob. Ayan, no? Pareho lang siya. Unti lang yung pagkakaiba. So, ayan yung ano natin. And, syempre, yung mga plastic tubes. Ayan. Yung plastic tube natin para sa suction and delivery. So, tatabi muna natin. By the way, yung mga suction tubes na yon, kagaya yung dito, sa ganito yan galing. Ito, kung magba-value engineering kayo at gusto nyong makabili ng mura na ganito, I suggest hanapin nyo yung mga supplier ng water treatment sa lugar nyo. Sila yung mga nagbebenta ng mga reverse osmosis system, water treatment, water filtration. Sa kanila nanggagaling yung ganito kasi sa kanila kami bumibili para sa water treatment. So yung isang rolyo nito dito is 100 meters. Ang price niya lang is nabibili namin ng 60 dirhams per piece. So wala pa siyang 1,000 pesos. Pero binibili namin siya isa lang. Siguro kung bibili kami ng maramihan, baka makukuha pa namin ng mas mura. So kung gusto niyo ng kailangan niyo ng gantong marami at mura, doon kayo sa kanila bumili sa mga water treatment, no? Para mas makamura kayo. Ayan. So ano pa ba yung kailangan natin? So ito mga idol, kailangan natin ng 3-inch na junction box. Ito with cover, ha? And sponge. Ito yung sa kitchen lang namin, bumili lang ako. Yan, ordinary sponge. Nilagyan ko lang siya ng butas dito na onting nilalim lang, hindi siya tumagos, ha? Nilaliman ko lang ng onte, no? Kasi ang purpose niya, papasok yung nose, yung ano, yung suction ng pipe mo dito. So simple lang siya. Ilalagay lang natin yung foam sa loob, no? So, ayan. Tapos balik tayo dito sa ano. So, pag tinignan nyo sa ilalim ng cover, dalawa yung pipe. Ito yung suction, naka-attach na, in-attach ko na siya sa cover, no? Although simple lang yan, binutas lang yan ng barena, tapos nilusot ko lang siya. So siya yung magiging suction. Yung tube na nakausli, almost 1.5 inch ang usli niya, itatapat natin dun sa butas ng foam. Pasok natin siya dyan. Saka natin isara. So ngayon mga idol, meron na kayong filter system na may housing. So 3 inch by 3 inch electrical junction box, PVC po, ABS, basta hindi nabubulok, okay po yun. Yun po ang kailangan natin, no? So ayan. Ngayon po, ipapasok na natin siya dito. Okay. So kahit wala pa yung modular niya, pwede natin siya ng temporary isara. Medyo mahigpit po ito kasi luma na, magaspang na masyado. So ayan, temporary lang. So ito yung isang pipe na pataas, ito yung paahon. So nag-fabricate lang po ako na nga, galing rin dun sa modular ko. Tapos binutas-butasan ko lang siya.
papansin nyo, may tatlong butas dito, may tatlong pipe. Yung gitna po ang magdi-deliver ng tubig. Yung dalawa, in case lang na hindi kayanin ng butas yung tubig na sinusupply, mag-overflow dito sa dalawa, ibabagsak niya lang rin ulit. Ibabagsak niya lang ulit yung tubig pababa sa, pabalik sa reservoir niya. No? So, okay. Ito na yung pump. Sinetap ko lang siya dyan. Binutasan ko lang. Baray na. Tapos, ikinasa ko dyan. So, ganun lang yung ano niya. Simple lang yung pagkakabit nito. And, pa. Ang isa pa natin kailangan, aside dun sa modular natin, sa ibabaw, is yung top cover ko. No? Sa pinakatuktok ng module ko, ito yung gagamitin kong top cover. 4 inch by 4 inch na cover ng electrical junction box. Tapos binutasan ko siya, nilagyan ko ng sight glass para makikita ko yung active, yung water activity sa loob ng chamber niya, no? So para malaman natin kung ano nangyayari, maobserbahan natin kung nagkakaroon ng problema yung system natin during the operation. So, i-setup na natin, lagyan natin ng tubig para ma-test na natin yung pump system niya. Ayan mga idol, tingnan natin, gumagana na siya, medyo nagpapag lang yung ng konti yung ano, sight glass. Shake lang natin, ayan. Ayan, tingnan nyo yung pressure niya sa loob, no? Nahanapin natin maliwanag. Ayan, so yung lakas niya, yung volume of water na dumadaloy sa nozzle is okay naman. Ang napansin ko lang is medyo kulang sa butas, yung mga maliliit na butas, kung mapapansin nyo, kulang siya kasi medyo napupuno niya yung chamber. So kailangan maaluan na dumadalo yung tubig na yun. Ayan na po mga idol, ito na po ang ating 100 peso hydroponic pump, siguro pinakamatipid. Although hindi pa tapos yung gagawin ko dito, idadaan ko pa siya sa mga test, no, sa susunod kong video, para malaman natin talaga yung full capabilities ng binili natin na 100 peso pump. Although ang purpose niya is for water dispenser, pero binavalue engineer natin siya para sa hydroponic system. Is, yun naman po ang purpose ng value engineering. Hinahanapan natin ng mura at kapareho ng performance na mga equipment or machineries or whatsoever, even sa construction. So, yan po. Sana po, kung nagustuhan nyo yung aking video, huwag nyo pong kalimutan na subscribe ang aking channel and click like and hit that notification bell para naman po maging updated kayo sa mga susunod ko pang video about hydroponic system value engineering methods. Maraming maraming salamat po muli sa inyong panonood. Paalam!